taon na akong deboto ng mahal na Santo Niño. Siya ang aking tagapagligtas. Kasi mabasa yung nakasulat doon. Ano ba yan? Sulat na lang, hindi mo pa maayos. Ano, gusto mo pa ako pa yung magsulat dyan? Di ba trabaho mo yan? Dapat inaayos mo yan. Sorry po. Kayong lahat, ayusin nyo na yung trabaho nyo para mapabilis tayo dito kung gusto nyo matapos na maaga. Ayusin nyo yung trabaho nyo. Hina nyo naman umintindi. Bakit sa akin nakatutok yan? Ako ba yung subject? Sa kanya mo itutok? Manay, retake lang po tayo. Okay lang po ba? Pasensya na po. Okay pa po tayo? Okay pa tayo. Teka lang ho ah. Gladys, sali ka dito saglit. Direk? Ayusin mo yung eyebags ng matanda. Maitim pa. Walang maniniwalang pinagpala sa buhay yan. Bilis, ayusin mo. Sige po, Direk. Dali. Manay, retouch lang po tayo ulit ah. Patanggal na lang po nung salamin. Ready na ba? Sandali lang po, Direk. Sige po. At tsaka nga pala, Manay, yung ano, yung part na sinasabi niyo yung kapayapaan at blessings, pwede masayahan po natin kasi medyo blunt po yung pagkakasabi. Okay lang po? Okay? Ready on the set? Clapper! Scene 3, take 5, lights, camera, action! Sa loob ng 15 debosyon ko sa Poon, napuno ng kasiyahan at blessings ang aking buhay. Inalis niya ang mga kapasakit sa aking buhay. Naging matatag ako at mapagpasalamat. Hubarin mo ang iyong maskara upang ikaw ay yan, kuhan mo lahat yan. Yung santo. Yan, ayusin mo. Nababato na ako dito. Teka, bakit may papel dito? Ay, ano ba to? Nox naman. May pa-cutex po yung santo ninyo. Taray, no. May suklay pa. Saan ka pa? Oh, 999. Corona. Tinalo pa ako nitong santo ninyo na to. Maluho. Ayan, kuhan mo to lahat. Ayan, ayusin mo yung kuha mo. Yan. Manay? Ay, pasensya na po ha. Pinapractice ko lang tong salita ng Diyos para mamaya sa misa. Baka kasi mga labasa ko eh. Ah, ganun po ba? Tungkol saan po ba yan? Ah, ito ba? Gusto mo bang makita? Sige lang po. To. Eh, Manay, bakit po nakahubad yung Santo Niño nyo? Ah, eto? Hindi, pipiisa na rin to maya-maya. Araw-araw namin to pinapalitan ng damit. Alam mo ba? 20 na ang damit na ito. Yung 10 nito, pinasadya ko pa. Ang dami naman po pala ang damit ni Santo Niño. Mm-hmm. Saan nyo po pinasadya yun? Sa Facebook. Gusto mo bang makita din? Pinakukunan mo? Alam mo ba, natutuwa ko sa mga ganito. Kasi, ang dali na pala nilang makapili ngayon, no? Oo nga po, Manay, no? Ang mas nakakatuwa pa dyan, merong pang Nazareno, may pang Virgin Mary, lahat.
High-tech na talaga ngayon. Alagang-alagaan niyo po talaga yung Santo Niño niyo, no? Oo naman. Siya ang tagapagligtas ko. Sabi nga nila, Santo Niño is the one and only. Sino naman pong nagsabi nun, Nanay? Sa Facebook. Anong oras na ba? Magka-quarter to 12 na, Manay. Magka-quarter to 12 na? Kailangan na niyang mabihisan. Nena! Po! Bilis! Ali ka dito! Kailangan na mabihisan ng Santo Niño. Manay, nasira ko po. Damit po, nasira ko po. Mag-usap nga tayo. Doon. Sorry po. Hello, nak! Hindi muna ako makapagpadala ngayon. Pasensyahan mo na. Pagkasyahin mo na lang muna yung perang natitira. May babayaran kasi ako eh. Sige. Ingat. Love you. Napakaganda naman po ng suot ng Santo Niño niyo. Ay, talaga ba? Suot nyo ngayon eh, kung may hindi lang inaasa ang pangyayari. Pero haya mo na. Oh, ito na pala yung jeep, Nena. Aka na. Basa sa Bible na kasalanan ng third sex. Sa totoo lang, hindi na rin ako masyado nakakapagbasa ng madalas. Pero buti na lang may ganito. Dami ko natutunan dito. So, Facebook is the new Bible. Ganun po ba? Oo. Gusto ko yan. I love it. Post ko yan ah. Uy, ano to? Ay, naku, pampaatak na swerte yan ba? Bili mo na. Meron ka pala nito? Oo, ito pa naman. Uy, nakita ko to sa Rated J kagabi. Sabi nila, mapagmilagro daw itong corns na ito. Si Elisa Ocampo, yung dating artista, biglang si Katulet. Sabi nila dahil dito daw yun. Oh. Uy, meron ka pala nito? Kano to? 500 lang. 500? Oo. O sige, dagdag mo na to sa pinayad ko. Sige. Salamat ha. Ganda nito ah. Saan mo ito nakuha? Sa Dead Sea yan. Sige. Talaga? Salamat. Salamat ah. Salamat.
Kailan mo siya? Ate? Ate? Parang awahan nyo na po? Baka naman po pwedeng bilhin nyo po kami ng gamot ng anak ko. Wala po yan, sento na. Ate, parang awahan nyo na po. Uy! Uy! Ano nangyayari lang? Ay, ina din nyo! Gumagago! Anong ginawa ninyo? Chika! Ang ina! Anong ginawa ninyo? Ate, pasensya na po. Sorry po. Pagka po, minalas dahil dyan. Kasalanan niya yan. Ate, pasensya na po. Pasensya na. Ito. Alam nyo, pag may nangyayari sa akin sa mga susoldaro, kasalanan niya yan. Ate, pasensya na po. Naiintok sa inyo. Sana yung anak mo mamatay. Teka lang naman, ho. Oh. Ano may bakla? Sino ka naman? Mali naman po yan at ang ginagawa nyo. Tao ka rin ang sutre. Hindi yan mali. Kasalanan nila yan. Yan, yan, yan din ang ginawa nila. Sana mamatay ang batang yan. Kasama ng tao kayo. Bakit tao pa rin ang sila? Teka lang po, sorry po. Pakaipatay wait lang, wag. Sorry po. Hindi po. Di po. Okay lang po. Hindi po, okay lang po. Pakaipatay okay lang sabi. It felt wrong. As a human being with guilt, kailangan ko umabati to help them. And as a cross-dresser, I have been discriminated. And knowing na may ibang tao nakaranas ng sakit na yon, kailangan ko talaga silang tulungan. You're selfless. And I think everyone will agree and we do believe that you're an icon of LGBT community. So ngayon, kasama naman natin ang mga tinulungan ni Ms. Barbara Dominga na sina Mr. Edgardo Masa and ang kanyang anak na si Ms. Lillian Masa. Sir, after what happened, maraming nakanood at maraming naantig sa video mo. Anong naging impact nito sa buhay mo? Unang-una sa lahat, maraming salamat sa palabas na ito. At sa'yo rin, Ma'am Barbara, maraming salamat talaga. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa inyong lahat. Kay Konsehal Bronte, maraming salamat sa pagbili ng gamot ng anak ko. At kay Madam Elisa Ocampo, maraming salamat po, Madam. Maraming salamat po sa pagbili ng fishbowl cart. Ngayon, meron na po kaming pangkabuhayan ng aking anak. At kay Mayor naman po. Ngayon po, isa na pong scholar ang aking anak.